since 10 years old, magmula po nung nawala yung eyesight ko. Pumapasok sa isip mo na yung iba ka, blind ka, ganun. Yun yung mga nagiging anxiety ko minsan. Natatakot akong maiwan mag-isa, ganun. Nag-viral kamakailan si Attorney Anthony Mark Dulawan Emocling, 33 years old, bilang siya lang naman ang kauna-unahang blind person sa Pilipinas na nakapasa sa bar exam sa loob ng mahigit 120 years na kasaysayan nito. Nagtapos siyang cum laude sa University of Baguio sa kursong Political Science noong 2013. Dahil kailangan ni Attorney Mark cellphone, papunta tayo ngayon sa isang, wow, Santa Claus! Pilipino tayo, kaya lumalaban tayo, nakangiti. Come with me. Welcome to Kim Store! Ano itong bibigay niyo kay Attorney Mark? Attorney Mark, although hindi tayo magkikita in person, sana matuwa ka sa aming munting appreciation sa ginawa mong hard work talaga para mapatagumpay natin yung pangarap natin sa buhay. Here's an iPhone 11 for you. Sana magamit mo siya sa career mo, sa mga adventures mo. Marami pa yan. Dadalhin ko to sa Baguio City very, very soon! Hi po! Woohoo! We are in Baguio City! Tao po! Hindi na ako nahiya. Hola, Mark! Attorney! Anong feeling pag binabanggit ang attorney? Medyo awkward pa rin, ma'am. Parang unbelievable pa rin. Medyo awkward. Hindi pa masyadong sanay. Talaga? Try and try until you succeed. Ito ang nangyari kay Mark. Dahil 3 magkakasunod na taon siyang bumagsak sa bar exam. 2017, 2018, at 2019. Sa 4th na pagsubok niya noong 2022 bar exam, saka lang siya pumasa. At sa first take niya ng bar exam noong 2017, 1 point na lang. Pasado na sana siya. Yun talaga, nag-prepare ako ng gusto dun. Tapos lumabas yung result. Very devastating sa mental health. Pantog na lang. Yun nga eh. Hindi pa nakuha. Oo, yung pinsan ko, Southeast Asian gold medalist ng Arnis. Hindi ipinanganak na bulag si Mark. Ayon sa kanyang inang si Angela, kinder si Mark nang mapansin niyang lumalabo ang paningin ng kanyang panganay. Pagtungtong ng 10 taon, dito na tuluyang nawala ang paningin ni Mark. Unti-unting nangyayaring nabubulag na siya. Nung una parang gumaganon siya pag kender na siya. Lumalapit siya sa mga books na pinapakita ng mga teacher. Kaya sabi, bakit parang may different siya ata ang mata? Kaya yun, pina-check ko siya at sabi ng doktor, kailan siya magsalamin. Nung inanuhan ng salamin, 800, 900 na ang grado ng kanyang mga mata. Dinala namin sa ospital, pinaoperahan. Kahit na sabi ng doktor na 50-50 ang chances. Maski na walang pera noon, talagang kwan. Nagpa-opera pa rin kami. Hindi yung blindness yung nasa genes ko. Ibinahagi rin ni Mark na simula nang siya'y mabulag, inaatake siya ng anxiety na matapang niyang nilalabanan. You mentioned mental health. Ilang taon mo nang pinagdadaanan yung anxiety, yung hirap, as far as you can remember? Siguro, since 10 years old, magmula po nung nawala yung eyesight ko. Kasi meron yung times na sinasabi kong positive ako, pero meron din pa rin yung time na yung pumapasok sa isip mo na yung iba ka, blind ka, ganun. Yun yung mga nagiging anxiety ko minsan. Yung parang natatakot akong maiwan mag-isa, ganun. Parang pasulpot-sulpot din yung anxiety ko. Para kay Mark, wala siyang pinagkaiba sa mga sighted o yung mga taong nakakakita.
Naiiba lamang siya dahil nagbabasa siya gamit ang kanyang pandinig sa tulong ng screen reading software sa smartphone. By Braille on screen. For me, I feel normal din kasi nanonood din ako ng TV, ganun. Ng movies, like that. Namamasyal din ako. I go to cafes, bars, ganun. Yung na ginagawa din ng mga ka-age ko, ganun. Ito yung gamit ko. Mahal ba maging blind student? Like the requirements, yung pagpaprint. Ito eh, di ba kung yung photocopy nga lang noon, deterrent na, paano pa ipapabrail mo pa yan? Hindi madali ang kursong abogasya na pinili ni Mark dahil sa pag-aaral nito, tambak ang mga babasahing mga libro. Gumagamit siya ng braille para magbasa. Republic of the Philippines. Pasig City. So bakit po pinahirapan ang sarili mo? Sabi mo, may iba namang pwedeng gawin ang isang blind person. Pwede namang mag-massage. Tapos nung nakakakita ka, gusto mong maging pulis o sundalo. Pero ngayon, nung na-blind ka, pinili mo pang magbasa ng napakadaming libro. Yeah. O anong iniisip mo? Bakit mo ginawa yun? Actually, nung first na naarap ako maging lawyer, hindi ko inisip na mahirap kasi hindi ka ba alam noon gaano kahirap. Ako lang, nag-argue sila, ganun. Sa salita, ganun. Pero yun nga, sabi nga dun sa amin sa law school, you're crazy when you enter law school. Ano, edi ikaw super crazy. Yung dinevelop ko yung mga skills na kailangan ko. From that time pa lang, dinevelop ko na ako. Dapat maging kan ako, okay sa public speaking, sa pagsusulat, sa arguments, ganun. Yun nga yung tanong ko sa'yo. Sabi mo, pinangarap mo, hindi mo alam ganun kahirap. Pero bakit napakataas tong pinangarap mo? Siguro ang ibang tao sasabihin, sira ka ba? Hindi ka na nakakakita. Paano mo babasahin yung mga law books na yan? To even dream. Siguro yung sa akin eh, why did you dream? Yun, gusto ko rin, Kwan, yung may medyo mas mataas yung pangarap ko na yung parang extraordinary achievement na rin. Bakit? Kasi yun, gusto ko rin maging advocate kasi pag lawyer ka na, mas malakas yung boses mo. Mas pakikinggan ka ng tao. I want to be a voice of the persons with disability kasi yung sector namin, yun talaga yung talagang very marginalized na kailangan din ng yung ma-recognize din na hindi naman dapat kaawaan yung mga PWDs eh. Dapat just give us training and opportunity and we will become a useful member of the society. At sa extraordinaryong tagumpay ni Mark, wala nang sasaya pa sa kanyang mga magulang na sina Papa Simon, isang taxi driver, at Mama Angela, frozen goods vendor sa palengke. Lahat ng kanilang pagod, sulit. Masaya. Parang di mo maintindihan sa sarili mo. So, sobrang saya. Para din raw akong nanalo sa lotong sinasabi niya. Masaya na rin. At saka sabi ko naman sa kanya, maging gano'n pa rin, normal pa rin at tumulong sa mga nangangailangan. At maiahon ang mga PWDs. Mahal na mahal namin siya. Habang andito pa kami, supportado pa rin kami sa kanya. Payo ni Attorney Mark, pwedeng mapagod at normal na ang mga disappointments at failure sa buhay. Pero, huwag susukuan ang mga pangarap. Dapat mag-focus lang tayo sa goal natin. Maraming failures and disappointments along the way. Pero, hindi yun yung hadlang para mag-stop tayo sa pag-abot ng pangarap natin. Instead, gawin natin yung failures and disappointments as a stepping stone para mas maabot natin yung pangarap natin. Malamang dito sa kwento mo, meron ding mai-inspire. At hindi lang ang mai-inspire mo yung mga blind, kundi bar takers din. Hindi lang bar takers, kala mo. Pati abled, no? Definitely, kasi sasabihin, bay, kung nakuha po niyong magpumasa,
Can you just imagine? Can you imagine how many hopeless people are watching you right now? Yun din yung inisip ko. Kasi nung una, ayaw ko sana magpa-interview na ako. Pero yun, sabi ng kaibigan ko. Malay mo, may inspire maski na isa, dalawang tao. Kaya na. And hindi lang yun, my friend. Marami dyan, suicidal, want to give up on their lives, lost everything. And here you are, showing them the light. Do you know that? Sana, at least may isang tao, ganun, dalawang tao, mabigyan ng hope. Masaya na rin ako dun. At dahil sa inspirasyong hatid ni Attorney Mark, ibibigay na natin ang regalong handog sa kanya. So ito, finally, sana makatulong sa practice mo from Kim's Store. Thank you very much sa sponsor. Thank you. Thank you, Bernadette. So ito ang ating kabiyanihan, mission accomplished. Thank you so much for helping Attorney Mark. Continue to inspire not only yung mga visually impaired, but all of us who are broken and we all have our impairment. Some are just more obvious than others. Yung iba mas halata lang. Yes, so continue to inspire. Sabi ko nga kung nakayanan ni Attorney Mark, kaya din natin. Yes, ma'am. Thank you. Buksan mo, dali. Ano ba yan? Kasi have an ID. iPhone? Ah, talaga? iPhone lang, may ganda din. Mute switch. Here. Nakahanap tayo ng kabiyanihan. At yan ang kwento ni Attorney Anthony Mark Temocling. Abay, sana po na-inspire kayo ha. Kung kinaya po niya, abay, ano nga ba? Eh, siyempre, kaya niyo rin. Dahil Pilipino po tayo, lumalaban tayong nakangiti. Be happy! Thank you. Oh, with me.